Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Our topic for today is all about the Sultanate of Maguindanao, which is said by some sources to have been established at the end of the 12th century, by others in the early 1300s, and more likely date is C1515. Ang isla ng Mindanao ay dating kilala bilang Grand Moluccas or ang Great Moluccas at ipinangalan ito sa mga Maguindanaon. Ang pangalan ay nangangahulugang mga tao sa mga kapatagan ng baha at nagmula sa dalawang salita, Magingid at Danao, which means people of the marsh. Ang mga Maguindanaon ay isang matibay na angkan na naninirahan sa loob ng lupain na nagtatanim ng palay bilang kanilang pangunahing pananim na pagkain at nabubuhay sa pangingisda at paghahabi ng mga pinong banig at basket. Sa loob ng maraming siglo, namuhay sila sa relatibong kapayapaan kasama ng ibang mga grupo ng tribo na naninirahan sa kabundukan ng Cotabato. Ang mga bakuran na ito ay ginamit bilang isang lugar ng kanlungan at ngunit din bilang isang mapagkukunan ng pagkaalipin. Ang mga pagtatangka ng mga taga Maguindanao na supilin ang mga tribo ng bundok ng Cotabato ay hindi nagtagumpay. Ngunit nang maglaon ay umunlad ang kalakalan sa pagitan ng iba't ibang grupo. In available historical sources, it seems the first recorded rulers of Maguindanao was Raja. The term denotes one as being a Muslim royal prince na si Tabunaway at ang kanyang kapatid na si Mamalu na siyang panganay at bunsong anak ni Sharif Marhan kay Putri Paramaisuli, ang anak ni Tuan Sharif Aulia sa isang babae ng Maguindanao. Ang salitang tuan na ginamit sa Malay ay isang anyo ng respectful address para sa isang lalaki, katumbas ng sir or mister. Si Tuan Sharif Aulia ay isang scholar ng relihiyon na ang original na pangalang Arabe ay Karim ul Makdum mula sa Mecca na dumating sa Malacca. Nagsagawa siya ng paggamot at mahika sa mga tao, dahilan kung bakit maraming naninirahan kabilang ang pinuno ng Malacca ang nagbalik loob sa Islam. Noong 1380 AD, binisita ni Karim ul Makdum ang isla ng Simunol. Ngayon ay lalawigan ng Tawi-Tawi ng Pilipinas. Bukod sa pagiging scholar, siya rin ay isang mangangalakal at pinaniniwalaang isang Sufi missionary. Ipinangaral niya ang Islam sa Sulu at sa ilang bahagi ng Maguindanao na sinamahan ng kanyang anak na si Putri Paramaisuli. Ngunit hindi nagtagal ay umalis siya sa Maguindanao nang hindi gumawa ng anumang gawaing pang-proselitismo. Returning to Sulu, he facilitated the conversion of non-believers by establishing a mosque in Tubig Indagan in Simunol, which became the first Islamic temple to be constructed in the Philippines. This landmark was later known as the Sheikh Karimal Makdum Mosque. Tuan Sharif Aulia died in Sulu, though the exact location of his grave is unknown. Towards the middle of the 16th century, another arrival came in the person of Sharif Muhammad Kabungsuan bin Ali Zin ul Abidin from 1520 to 1543 ng Johor mula sa Royal House ng Malacca na unang nakaangkla sa Natubakan, isang lugar malapit sa bunganga ng Maguindanao Pulangi.
Sa mga verbal na ulat ng mga lokal sa ilalim ng isang manumbali, isang alipores, sinaradya tabunaway mamalu at ilan sa kanilang mga tao ay pumunta sa ibaba ng Agus upang i-verify ang bagong dating. Sharif Kabungsuan quickly established his royal credentials with the Raja, declaring that his father was Ali Zin Ol Abidin of Mecca and his mother Putri Husol Asikin, the daughter of Sultan Iskandar Jukarnain of Malacca. Kasabay nito, sinasabing inaanyayahan siya ni Raja Tabunaway at ng kanyang kapatid na si Mamalu na sumama sa kanila sa itaas ng Maguindanao proper. Ngunit gagawin lamang ito ng huli kung ang magkakapatid ay sumang-ayon sa mass conversion ng kanilang mga tao sa relihiyong Islam. Dahil kusang loob na dumating sa naturang kasunduan, ipinadala ni Raja Tabunaway si Mamalo sa itaas ng Agus upang ipatawag ang halos lahat ng kanilang mga tagasunod at mga tao sa Maguindanao for mass Islamic baptismal rites by washing and bathing near the same river mouth in a place called Paiguan, which to this date still means a place for bathing. Afterwards, Sharif Kabunsuan proceeded to the Malabang Lano area for his missionary work. At this juncture, he married Bai Agintabu, a daughter of a local chieftain, and Begot Salipada or Saripara Makaalang, among others. Having Islamized the populace in the area, he returned with his family to Maguindanao proper, making the area of Malabang Lanao his home base. Without loss of much time, Raja Tabunaway and his people decided to offer and voluntarily give the rulership of Maguindanao to Sharif Kabungsuan, who readily accepted it as he himself was a son of royal and noble ancestry through his father Sharif Ali Zin Ol Abidin, a descendant of the Holy Prophet Muhammad and Putri Husol Asikin. Kaya sa ganitong paraan, ipinakilala ni Sharif Kabungsuan ang relihiyong Islam, kaugalian at sistema ng pamamahala ng Sultanate sa Maguindanao. Sa pamamagitan ng kanyang pag-aasawa muna sa buong kapatid na babae ni Raja Tabunaway, si Putri Sarabanon na namatay ng maglaon nang walang anumang isyo at isa pang ampo na kapatid na babae, si Putri Tunina, ay kalaunan ay naitatag niya ang kanyang sarili bilang unang Islamic Sultan ng Maguindanao at Buayan. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang Sultanate ng Maguindanao na binubuo ng Pulangi Valley sa Cotabato at ang Lower Valley, si Ilod, na kontrolado ng isang inapo, ang Sultan Muhammad Ipatuan Kudarat, kasama ang Upper Valley, si Raya, na kung saan ay kinukontrol ni Raja Buhayin, kasama ang jurisdiksyon ng Raja Buhisan sa paligid ng lawa ng Lanao. At ang confederation ng mga sultanato ng Ranao na lahat ay pinagsama upang bumuo ng pinalawak na Sultanate ng Maguindanao. The Cotabato Valley formed the Sultanate's heartland, but its influence extended from the Zamboanga Peninsula to Sarangani Bay and Davao. Bago ang pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, ang iba't ibang grupong Muslim ng mga tribong Maguindanao ay naninirahan na sa mga rehiyon na naging mahalagang bayan tulad ng Samal sa Davao del Sur, Tagum sa Davao del Norte, at Mayo na ngayon ay Davao City. Sa kasalukuyan, ang mga Mangginanaon ay naninirahan sa kahabaan ng baybayin ng Southern Mindanao, gayon din sa Cotabato Basin na katabi ng itaas na Ala Valley.
Nung naunang bahagi ng panahon ng kolonyal ng Espanyol sa Pilipinas, nagawang ipagtanggol ng mga sultan ng Maguindanao ang kanilang teritoryo, na pinipigilan ang mga acquisitive na Kastila na kolonihin ang kabuuan ng Mindanao, na ibinibigay lamang ang isla ng Palawan na nasa kanluran nito sa dagat ng Pilipinas sa pamahalaang Espanyol noong 1705. Ang Palawan ay ang prioridad ng isla na ipinagkaloob kay Sultan Muhammad Ipatuan Kudarat ng Sulu Sultan Muwalil Wasit I na nagresulta sa kasal sa anak ng huli. Sa orihinal, ang isla ng Palawan ay isang regalong ipinagkaloob sa Sultan ng Sulu ng Brunei, Sultan Bungso Muhyiddin, from 1673 to 1690, nang umakyat sa trono. Kasama rin sa regalo ang sovereign land ownership ng mga teritoryo ng Sabah sa North Borneo. Ang pagsuko ng isla ng Palawan sa mga Kastila ay nakatulong sa pagpigil sa karagdagang pagsalakay ng mga Espanyol para sa kontrol sa mas malaking isla ng Mindanao, kung saan matatagpuan ang Maguindanao proper. Si Sultan Kudarat or Ashraf Muhammad Samalan Dipatuan Kudratullah Faharuddin Nasiruddin from 1619 to 1671, na ang pangalang noong kabataan ay Ula Untong, ay isa sa mga pinakakilalang sultan na naghari sa Mindanao. Nagtatag din siya ng matalik na ugnayan sa mga Espanyol at Dutch, ngunit sinubukan pa rin ng mga Espanyol na sakupin ang kanyang mga nasasakupan. Nabigo sila at napilitang tubusin ang kanilang mga sundalo mula sa sultan. Dahil dito, nilagdaan ng Gobernador General ng Espanya na si Alonso Fajardo ang isang kasunduan sa Kudarat noong Hunyo 25, 1645, which only allowed a few Spanish missionaries to establish pockets of Christianity in some parts of Mindanao, such as Zamboanga, allowing a church built and trade in the Sultan's territories. Ang Zamboanga ay isa na ngayong malaking enclave ng mga Filipino na nagsasalita ng Espanyol na nag-uusap gamit ang isang lokal na dialektong Espanyol na tinatawag na Chabacano. Ang iba pang malalaking enklabo ng mga Filipino na nagsasalita ng Espanyol sa labas ng Mindanao ay matatagpuan sa bayan ng Mexico, Pampanga sa Luzon. During his reign, Sultan Kudarat repeatedly opposed the Spaniards who attempted to conquer his island. It hindered the Christianization of the greater part of Mindanao. The Philippine province of Sultan Kudarat is today named after him. Thank you very much for watching. And according to Marl Manson, bravery is not the absence of fear. Bravery is feeling the fear, the doubt, the insecurity, and deciding that something else is more important.